So guys, magandang umaga muli sa inyo. Welcome back to my channel, Lucky Star Luke TV. So, maraming salamat sa mga nanonood ng ating YouTube channel at sa manonood pa. Ay, nanyayaan ko kayong i-click ang like and share at notification bell para updated kayo sa ating YouTube channel, guys, no. So magandang umaga ng Sabado, no. I think April pa rin to, no. Last week ng April. So pag-uusapan natin, guys, dahil nung nakaraan kinuan ko yung video kung paano yung pagbubunot ng yung mga pinediring natin, paano yung diskarte, bunutin yung mga yon, no. So naipaliwanag ko sa inyo, sana malaking tulong ang na-share ko sa inyong diskarte kung paano yung gagawin. So ngayon, guys, ang topic natin, no, ay ano yung dahilan ng paglulugo ng ating mga alagang kalapate. So ano po yung dahilan niyan kung bakit naglalagas o naglulugon nga, no, o nagmo-molt yung ating mga alagang kalapate. So may mga dahilan niyan na hindi natin pinapansin minsan, na pero kailangan natin, guys, na pagtuunan at ng pansin at obserbahan sa ating loop, no. So napakahalaga po niyan, lalong-lalo na pag tayo po ay kumakarera ng kalapate. So alam po naman natin na ang naglulubo, no, nagmo-molt na mga kalapate, syempre masakit po ang katawan niyan. Kumbaga sa tao, pag ikaw po ay binunutan ng ngipin o may mga namamaga kang laman o kalamnan, eh hindi ka po komportable, kumbaga aburido ka. So ganun din po sila, kasi pag naglulugon yung mga alaga natin, so masakit po ang mga katawan niyan, no. Hindi po yan nakakapag-isip na maganda. Ang gusto po niyan eh magpahinga. So ang gusto nila, kumbaga sa tao, maupo lang. So ganun din sila, guys, alos ayaw nilang kumilos. So minsan nagtataka tayo bakit tamad yung ating mga kalapate, no, hindi sila lumilipad. So minsan kasi nandun na po sila sa stage ng kanilang paglulugon. So meron naman po talagang buwan na talagang natural na maglulugon ng ating mga alaga, very common po yan, guys, no. At talagang dumadating po sa punto na sila po talaga ay maglulugon. Pero meron po kasing dahilan kung bakit sila po ay naglulugon ng kusa, no. Magtataka ka, no, pag akit mo, ang daming balahibo, no. So ibig sabihin, nagbabagsak sila ng mga balahibo, no. O bakit? Kasi wala pa sa tamang buwan, bakit sila nagbabagsak ng balahibo, no. So yan po yung i-share ko sa inyo. So hinihintay lang natin si Mrs. na matapos sa kanyang gawain at tayo po ay magpapatoka na, no. So sasabihin ko po sa inyo yan mamaya, at tayo muna ay mag-aasikaso ng ating mga customer dito sa ating tindahan, no, guys. Pepper. Tingnan nyo, guys, suplado yung aso ko na to, eh, no. So si Piper ay I think 8 years na sa akin, no. So napaka-suplada, no. So halika dito. Yun, suplada. Pero napaka-bait nito, no. Gustong-gusto niya magpauto. So guys, yung ibong ko, si 3 years. Oh, sana meron kayong ganitong yung mga nakakapanood ng aking YouTube channel, no. Sana, guys, parisan niyo tong aking paraket, no. So ang sabi nila, lalaki daw 'yan, no. Iniiyak ko po ng paris, guys, no. Ayan.
So 3 years na po siyang walang pares, no. Sa gusto ko sana siyang paparisan. Kaya naghanap po ako ng African lovebird. Ayan mo sila. Hello guys. So, ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Magandang umaga. Oh, magandang umaga, no. Oh, ayan yung makulit. So, magandang umaga guys. Nandito tayo para ipakita sa inyo. So, kanina pag nagpa-vlog tayo, biglang pumutok yung kwan natin, yung kumbaga pag kuwang-kuwa sa gate valve, no, ng gripo natin ay natanggal, naputol yung pinaka-handle. So mamaya ikukuwang ko kayo dyan, no, ipapakita ko sa inyo, tapos gagawin natin guys. So pinuno ko lang yung tangke ng tubig para at least kahit hindi ko gamitin o isarado ko tong portion na to, ay okay lang, may magagamit kami ng tubig, no. So mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ay yung paano o ano ang dahilan kung bakit naglulugo ng ating mga kalapate, which is delikado pag po tayo ay kumakarera. Pero hindi naman ganun, no? Hindi naman very crucial. Kumbaga, siyempre nga, pagka naglulugo ng ating kalapate, so, wala po sila sa kondisyon, guys, no? So, nagpabili po ako kay Mrs. ng ball valve. So, hindi po ako gumagamit, guys, ng ball valve na plastic. Kasi nga po, parang nalolos thread din. Kaso nga lang, ang nangyari, yung binili ko sa Shopee, ito po ay nasira. Yung pinaka-kwan po niya doon, no, ay nasira. Kaya hindi ko po siya ma... Ayan, hindi ko po siya... Ano? Hindi ko po siya maganong pagganong ko, sira na. Ano? So, dalawang ball valve, magpapalit tayo. Plug. Nako. Dalawa, okay. Tapos dalawang coupling, ito, tatlo, bali sa metric para dito sa gripo, kasi nga yung tanki ko tumutulog, no? Tapos ito, solve it. So mamaya ayusin natin guys. So antay natin si Mrs. at hindi pa pumupunta guys, medyo parang busy para magbantay ng tindahan, nataakit na tayo para magpatuka. Mag-aalis nyo din na guys, no? O tatawagin natin siya, no? So guys, nandito na tayo para magpatuka. So nakikita nyo yung mga kalapate natin. Ayan. So nag-antay na sila sa atin, no? Ayan, no? Hindi na makakakanisa. Ayan. Maamo talaga to guys. Maamo. So napakaamo talaga ng kalapate na to. Ayan. Ayan na, pasok na kayo. Pasok. Unlikely ba guys, ah, hindi talaga lumalapit, pero ito talaga, oh. Kada ba ako makikita, kung tawagin ko yan, ay si may tawag ako rito, may pangalan ako rito, eh. Ito po ay kinuwang ko, nilabang ko ng Inter Island. So, after 3 years, no guys, 3 years, bumalik siya. Pero ganito po talaga yung ugali nito. No, ganito po talaga yung ugali nito. Pagka nakita ko, kukan po yan, lalapit po yan, no? At talagang siya po ay nagpipilit sa akin, no? Parang lalo na pag nakakita ng pagkain yan, no? So tatalakayin natin guys habang nagre-repair tayo yung kwan. So, hintay po po ito para balance it. Thank you.
So guys, abang papatuloy tayo, no? Isasabi ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit naglulugo na ating mga kalapate. So number one, sa patuka, no? Naglulugon po sila dahil sa papalit-palit natin ng patuka, siyempre yung nutrients pabago-bago. So yung metabolism nila o yung kanilang nutrition sa kanilang katawan ay pabago-bago rin, tataas, bababa. Kaya yung nagsisilbi na mapwersa silang maglugon, guys, no? So mapapansin nyo yan, hindi na bago yan sa inyo, pero hindi na pinapansin ng iba yan. So, pero sa mga veteranong nagkakalapate, pinapansin po nila na talaga yan dahil importante po sa kanila yan, lalong-lalo na sa oras ng karera o sa nagsisimula na yung training. Kasi nga po, pag once na naglugon yung ating mga kalapate, ay masakit po ang katawan nila. May tendency na magpahinga sila, wala silang ganang lumipad. So, mapapansin mo, kagaya yung mga inakay, yung mga young bird, yung youngster, yan po ay talagang bago tinutubuan ng baribo, kita ninyo, pagka dadamputin ninyo, usap, gumaganyan po sila, no? Kasi nga, ayaw nila magpahawak, no? So, kung sa tao, may magang parte ng katawan, ay ayaw pahawakan, no? So, yan po ang isang dahilan kung bakit napapaga o napupersang maglugo ng ating mga kalapate. So, yung pangalawa, guys, pangalawang dahilan, no, kaya magbilis o naglulugo ng ating mga kalapate, yun po yung, di ba sa panahon natin ngayon, minsan hindi na po, kagaya dati na ang expectation ng ulan ay August. So, ngayon, hindi na po nasusunod yun, no? Ang ulan natin ngayon, pulo-pulo, kahit saan kahit saan ang oras, kahit saan ang kwan, kaya talagang umuulan na, no? Wala na pong day o month para sasabihin, ay, uulan na, hindi po ganun, no? So, ngayon, umuulan na talaga, no, guys? So, ang kalapati nyo, pagka laging nababasa ng ulan, yan po, madalas po napapadali yung paglulugon. So, ang ulan din ay may nutrients yan, ano, na nakukuha sila dyan, kagaya sa halaman. Parang mas gustong-gusto nila yung galing na tubig sa ulan. Kita ninyo, pagka umuulan, mataba ang mga halaman, no? At talaga nga buhay na buhay sila. Ganun din sa kalapate, no? So, maaga sila nga nagbabagsak ng balahibo, which usually ng paglulugon ay month ng August na nagsisimula. Pero ngayon na, hindi nasusunod. Dahil sa panahon, no? Sa bago-bagong panahon, sa climate change, naglulugon sila pag nababasa sila palagi ng ulan, which is ang ulan din po ay nagpapaganda ng balahibo ng ating mga kalapate, no? So pangatlo po, guys, isa sa dahilan para mapabilis palugunin ng ating mga kalapate, yung sunlight, yung haba ng sunlight na kinukonsume nila, no? So isa po yan, isa rin yan sa nagpapalugod sa ating mga kalapate. Kaya minsan yung mga biglot, hindi po tinuturo yan, eh. Kumbaga, parang sikreto ba? Kasi nga, ang laban ng kalapate ay siyempre, kwan yan, eh, science. Kumbaga, hindi lang po sa bloodline, kundi sa diskarte sistema rin. So, talo ka na kasi, guys, pagka ang kalapate mo naglugon, kung nagbagsak ng mga balahibo, ng pakpak. So, nagbagsak ng dalawa yan, may butas na dalawa, wala na, talo ka na sa lipa rin. So, ang ginagawa nila yan, nag-a-adjust kaagad sila, no, ng araw. So, tuturo ko rin sa inyo yan kung paano. So, nag-a-adjust sila. Tapos, ang kalapati nila, guys, no, pinailawan nila hanggang madaling araw para mabilis yung pagbabagsak ng pagmumult ng kalapati. So, pagdating ng karera, sila po ay talagang bis na bis na. At ready na, guys, lumaban. So, yan po yung dahilan. Hindi na po humarap ng kalapate. Ang kalapate nyo, laging gutom. Isa po sa dahilan na para magkulang yung mga nutrients sa kanilang katawan. At kumbaga, hindi niya masuplayan yung langis na kailangan ng balahibo. Kasi nga po, ang balahibo ng ating kalapate o pag naglulugo ng ating mga kalapate, kailangan ang mga pagkain yan ay very
ang nutritious, no? Very nutritious, talagang kailangan maprotina. At talagang mayaman sa vitamins para maganda po yung kalalabasan ng kanilang paglulugon. Pero yung nga, pag bumagsak po yun, yung nutrients, yung protein na nakukuha nila, yun po isang dahilan para mapabilis din po yung kanilang paglulugon, no? So, sana guys, may nakuha po kayong tip o kaalaman dito sa ating YouTube channel. Sana mas dumami pa tayo. Like and share nyo lang po ang ating YouTube channel. So, maraming maraming salamat sa nanonood ng ating YouTube. So, tutuloy na po tayo sa ating ginagawa, guys, no? So, hindi lang po pagkakalapat eh, kailangan na alam natin. So, ako po ay gumagawa po ako ng bahay, no? So, finishing carpenter, lahat po, no? Sa electrical, at welding, tubo, halos lahat na po ay ano. So, kaya dito sa bahay, ako po ang pinaka-maintenance. So, simple lang to gawin, guys, no? Hindi ko na po itatakil sa inyo to dahil hindi naman po to ang topic natin kung hindi sa ating mga alagang kalapate, no? So, na alagaan nyo lang mabuti yung kalapate, laging malinis sa tubigan, lalo-lalo na sa patuwaan tubigan, no? At huwag nyo silang pabayaan, no? Ituring nyo po silang inyong mga kaibigan, no? Para at least, pag happy sila, happy ka rin, right? Pag magandang pag-aalaga nyo sa kanila, magandang pag-treat nyo sa kanila, maganda rin po ang kalalabasan ng inyong karera o maganda rin po ang inyong kalalabasan ng inyong mga ginagawa, no? So, keep it up, guys, at patuloy ko lang po ay kumarera. At ang karera, guys, hindi nawawala dyan ang gulong. Huwag po kayong, pag kayo po ay natalo, huwag po kayong umatras, huwag kayong ma-discourage. Patuloy lang po, manganap lang po kayo ng mga kaibigan na pwede nyong kuhanan na inyong materyales. Kasi nga po, dyan lang po kayo makakakuha ng tamang kalapate, no? So, mas magandang bala o mas magandang armas ang pakikipag-ibigan. Kasi bilang isang kaibigan, pagpatungo pa silang kaibigan, ay siyempre gusto ka rin nilang magtagumpay. Gusto ka rin nilang makuha yung kanilang narating, no, guys? So, masaya sila. Pero pag hindi mo talaga totoong kaibigan, kuwan lang yan, lalapit lang sa'yo. Tapos pag nakuha nila yung kailangan nila, aalis na, guys, no? So, kailangan, guys, pag nakikipagkaibigan kayo, dapat sincere kayo at meron kayong isang salita. Huwag po kayo pabago-bago ng salita, guys. So, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo to. Marami pa po tayo pag-uusapan tungkol dito sa peder, no? Dadaanan natin ito lahat para at least tawag nito ay may mapulot kayo o may matutunan kayo. Alam nyo kung ano yung gagawin ninyo. At syempre, dito sa atin kasi, guys, kulang sa budget, eh. Kaya, naku, nakikita ninyo yung kulungan ko, yung mga ginagamit ko na mga kapuro DIY lang. Pero at least, pihan-pihan, nakaka-pihan-pihan na nagpapatuloy yung ating mga pag-aalaga ng kalapate, no? So, doon tayo masaya. Kailangan alagaan natin sila mabuti para at least ma-solve o makontento tayo sa mga ginagawa natin. So, maraming salamat. God bless you, guys. God bless you. At sana manood kayo palagi ng ating YouTube channel. Nagawa na tayo. Kasi wala na ako na. Okay, thank you.